according to the question of the wherefore he said, when he ascended up on high, he led captive and gave gifts unto him. Okay, so, nakukakit siya, nagbigay siya ng katuog sa mga tao. Okay? Ang scripture ito, mga kapatid, sa Old Testament, kinuha ni St. Paul. Alam natin si St. Paul, hindi siya sumisipi ng talata nang walang basihan sa Old Testament. Okay, dito yan sa Psalm 16. Verse 18. Verse 18. Para papakita naman natin na marunong din tayo mag-quote ng scripture. Sabi dito, thou hast ascended on high. Okay, yun yun ha? Thou hast led... Thou hast led captivity captive. Thou hast received gifts from them. Here. For the rebellious also. Underline yun. Okay? Sabi doon, nagbigay din daw ang Panginoon sa mga rebelde. Okay? Kaya, makikita natin, mga kapatid, na sa ministry, ng fivefold ministry, ay mga rebelding tao. Na hindi kumikilala ng authority ng pastor sa local church. Okay? Tama po ba ako? Okay? So, Old Testament muna tayo, mga kapatid. Sa authority ni Moses. Diba? Sino ba nag-rebelde kay Moses? At sinensyo ni Pastor na? Si Datan. Korat, siya Mira. Ano na kung meron? Ano na rin? Sila ang para na hindi niya sa Berlin. Mga pasaring. So, pagdating ng New Testament ministry, tingnan natin ang New Testament ministry. Dito sa 1 Timothy. Itutuloy natin ito, mga kapatid. Doon sa topic natin kanina. Transmitter. 1 Timothy 1:20. 1:19. Sabi dito, holding faith and good conscience, with some having set faith, having put away according faith, a concerning faith, have made shipwreck of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I delivered unto Satan. Pwede pa lang magbigay ng judgment, Pastor? Diba? Binigay kayo pa nga, Pastor Dami. Tapos, that they may learn not to blaspheme. Ito pang mga tao ito, mga tagapagturo ba ito ng Ebanghelyo? Yes, of course. Diba, ang galing nila magsipi sa Bible. Diba, ang galing nila magturo. Okay? Anong ginawa nito sa ministry ni St. Paul, mga kapatid? Tingnan natin dito sa 1 Timothy. Chapter 2. Verse 15. Kaya sabi dito, he started to show thyself approved unto God. Inuso natin niya si Timothy. Not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, but shall profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And the world will eat as that as conquered, whom known is Hymenaeus and Philemon. Dalawa na sila, tatlo na sila. Okay? Whom concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already. Tapos na ang rapture, milinyo na. Diba? And overthrew the faith of some. Inuno nila, iglesia. Diba? Manggugulo ito sa iglesia, mga kapatid. Diba? Tapos na ang resurrection, iniba nila ang turo ng first age messenger, si St. Paul. So, dapat sana pakinggan nila. Ay, sa paano sa panahon natin. Diba, nalala niyo si Brother Branham. May mga kasama siyang ministro. Diba? Si Leon. Sila Gordon Nelson. Sumunod nila sa first pool.
Sumunod sila sa second pool. Sino po yung si Dimas? Sakarian. Mga Trinitarian ito, magagaling ito. Sakarian. Expository. O expositor ng Bible. Di ba? Ano ginawa nila? Sumunod lang sila dito. Pagdating dito, minestyo nila, Brother Francis, ang turo ni Brother Branham, kasi wala na yan sa Bible. Tignan nyo, nagtuturo si Brother Branham na wala na sa Bible. Di ba? O kaya, nakalimutan nila na itong pinakamahalaga, mga kapatid. Di ba? Kaya hindi, yung spirito na nandun sa Old Testament, yung spirito na nasa New Testament, di ba? At yung spirito na nandun kay Brother Branham, magiging dito sa kalagitnaan namin ng dito pa rin ng ngayon. God bless you. Paul, muli, magandang magpunta kayo. Ito po ay turo sa atin. Sa ito, po sa sinagawa natin Bible ministry. Okay, ang Bible ministry ko mga kapatid ay focus ko ito, no? Na ginagampanan ng mga taong piniligay ng Diyos sa bawat Pilipina. At narinig natin kanina, Brother Francis, malamig. Na ang buong Indonesia ay pwedeng gumanap kung maaari. Sabihin din siya, the sign of maturity na ang isang ordinaryong medical student ay makapagturo o makapag-evangelism, makapag-evangelism. Ibig sabihin, bahagi ng pagtago ng Indonesia yung pag-aaral sila sa itong ministeryo. At sabi nga, kailang matutos sila sa itong ministeryo. Pero ang gusto ng tanya ko ako na dito, talagang kung taon, dalawang taon na kami mag-asawa ng business ko. Pero kahit isa sa nanuto ng business ko, walang matandaan hanggang ngayon. Kahit isang luto ng ulam, ha? Kahit ng ulam na hanggang ngayon, hindi na matandaan ngayon. Pero lahat ng pinain ko, at lahat ng pinain ko nakita sa katawan ko. Kaya nandito ako ngayon malakas. Dahil in-enjoy ko yun, sinakain ko na niluto ng business ko. Ganun din ang church ng iglesia. Pag pinanong mga iglesia, ano ba pinag-aral ni Pastor Carlos? Hindi niya alam sa kanyang isipan. Pero makikita sa buhay niya, lumalago siya sa pinamangaral ng pastor niya. So sa akin, hindi mahalaga kung ano yung pinangaral. Mahalaga yung pinabubuhay niya, yung minsan ng pastor na pinapangaral sa kanya. Kasi kung gagamitin natin ulit yung pinag-aral, lahat tayo ay hahayo. Walang hindi pwede hindi hahayo. No? At ito ang sa iglesia ng isang bagay na. At ito na nabagay ka rin ni Brother Cell Group, no? Na tinatawag. Now, bakit ba tinangaral yung Brother Brown, ha? Mga kapatid, yung tinatawag na King Bible Ministry. Yan ba yung kanyang kaisipan na lahat ba tayo mangaral? Kaya tinangaral ko ng mga kapatid, ang Bible Ministry, mga kapatid, para ipakita ng ang Diyos ay tumawag ng special person sa bawat opisina. Hindi yung parang ang panas ng bawat ng tao sa iglesia. Ay, gawa na. Pero ang sorti mo lahat. Pastor is a special person. Okay, tayo. Pastor is a special person. So, pinapakita ni Brother Branham, doon sa panahon pa ni Brother Branham, ang denomination. Kailangan next year. No, kailangan hindi. Ito pa samba-samba. Diba? So, makikita natin, hindi mo dito sa Israel, meron dalawang competition. Pastor is the special person. Sanay ko na rin sila sa bahay ng... sa Israel, hindi lahat tinawag para maging bibita. Isang grupo yan, no? At yung labi kita, nagta-time school sa bayan ng... Kaya sabi ko sa church namin, kaya na mabuhay ng pastor, basta meron labi kita nagta-time sa kanya. Kasi yun ang principle ng Bible dito. Sa Old Testament, no? So, nakita natin, pastor, special person, at tuloy sa rin yung gan, kote ng tuloy. Hindi, kote din mo, lagyan mo ng ano, ang tawag yun? Quotation. Pastor is a special person.
Sinawalan ko sa ano, apostle. Oh, pastor, this is a special person. Ito ba yung ano? Susugyan. Is, ano yan? Ayan. God doesn't call man. He doesn't call man. But you see, in the church, there is a pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can. He can put up with the fullness of his own. His burden bearer is the ox of the team. He's a man that can sit down when somebody is chopped again, somebody else, and sit down with them two families. So, pinapakita niya yung opisina. At saka yung magpali ng opisina. Isang taong state yan. May scale and level. May scale and level. Saan yung pinilig? Oo, di ba? Pwede ka sabihin mo, stage na itong congregation na ito ni Brother Francis kasi lahat sila ng pastor. Pwede yun, stage na sila lahat. Pero ito is a special person. Sabi ko doon, na pinili lang yun para maging batten beer. Siguro nagpatunan natin, di ba? Okay, baba tayo. Susunod yan, may karata. Ako hindi ako magkakali. O, evangelist. The evangelist is the special man. Ha? This is the man the burning like a fireball, he runs into a city and preaches his message, then get out of the somewhere else. See, he's a special man. So, yun pala yung opisina naman, nagsasawa sa evangelist, nagre-revive yung church sa pinuntahin niya. Hindi nalulungkot. Di ba, meron mga evangelist pag nag-talk sa church. Hey, meron pala ganun message. Ba't hindi ganun yung pinakamorin yung pastor sa amin? Nag-revive yung church. Ako yung talaga yung nilalagay, di ba? Hindi ako yung sa puso. Ba't naman dapat ma-revive sila? Okay, good share. The picture is special man ulit. O hindi lahat. Di ba? Hindi lahat. Special man nga yun. Di ba? He sits down under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit. That's the pastor or evangelist either one who's not compared. With him. Listen natin. One could not compare with him. Okay, hindi lahat ay nabibig sa puli niya o may kumpara natin sa kanya. And then we find out the apostle is a special man. This is death, birth, in or death. He is a man that sent from God to death, the king in or death. Kaya mga kapatid, pinalangin ni Brother Benjamin niya. So, hindi naman hirap sa pagsabay din sa isang tao ang pastor sa ibang minista. Kung the work of evangelist, iwan mo yung pagiging pastor mo. Kaya, hindi naman si Brother Nevis. Pag naman sa yung naka-sign na pastor ng Brother sa Brother Nevis, pero sabi ng Panginoon, hindi ka magiging pastor niya nung nakita niya yung position ng foundation. Kaya ito tayo yung Brother sa Brother Nevis, sabi niya, do the work of evangelist. Hindi pwede ko na sabay niya. Ngayon, kung iniisip natin yung 5-4 minutes, may gagampan na ng isang tao, o ng ating kongregasyon na sabay-sabay, maniinis tayo sa tinuturo ni Brother Ben na hindi pwede sabay-sabay. Di ba? Kung tayo lang siya, kung sa pastor pa tayo, mapapabayaan natin yung iglesia. Kasi palibat-libat tayo. Di ba? Siguro, mag-share ka na pastor pwede. The same time. So, nakita natin, ito yung special people doon na nilagay ng Panginoon. Now, ano ba yung sinasabi niya na tatanda tayo, bubulang tayo? Yung faith ng unity, hindi yung faith, hindi yung unity of the gift. Siguro na tayo nagkakamali. Magkakamali tayo yung unity of the gift. Ikaw, mixer din ako. Hindi gano'n siguro. Unity po doon, saan ka rin pananampalataya? Kay teacher ka, kay ako ay estudyante mo, isa rin yung ating faith. Pareho lang tayo ng palataya. Yan Diyos ay dadating para sa atin. So yun po yung maturity ng isang po doon sa Christian Corinthians. First Corinthians 12, verse 12 here. Tama naman yung scripture, no? We all come in the unity of faith. But I understand this right. Sabi ni Brother Francis, lang tayo magiging pare-pareho, no? Tapos, I'm not sure. Okay. Now, there's no question regarding maturity, no? Because all of us are
leading to that maturity, and if we feel the same word, it will produce the same result. Never as the body of Christ, natural body of Christ. Pero ito, as body, or as the body is one, and has many members, and all the members of that one body, being many are one body, so also is Christ. May participation. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and we all made to drink into one Spirit. No? The same thing, if we drink on the same Spirit, and we also feed on the same word, if we feed on the same word, it will produce the same result. Okay? By the way, we want to recognize Pastor Nonoy, no? God bless you, Pastor Nonoy. Again, so maybe we also would like to recognize our brother. Maybe we can invite the brother to greet us also on the week. Okay. So, for by one Spirit, we will baptize into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be man or Jew, and we have been made to drink into one Spirit. So, sabi ni Brother Branham, ang ulan, hindi naman yan makakapagpabago sa theory ng inyong. Trigo, yung damong paliwan, pagka umuwi ng ulan, hindi naman magiging trigo yung ano, eh, paniram damo, hindi naman magiging paniram damo yung trigo. Palilitokin lang niya kung ano siya. Okay? Namanig naman ako, ganun din sa Diyo. Pag dumating ang Espiritu Santo, palilitokin lang nito kung anong video nasa Diyo. Okay? So, whether we ban or free, and we all need to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. Okay? We're talking about the body of Christ. This is the one that we are heading into. This is the body that will mature. No? Pero hindi yung body, hindi siya magigingin. Tama? Hindi siya magigingin. No. But the body, when it comes to full maturity, it will give its full submission to the head. Amen. Right? So, for the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? Now, pagkakaiba na to, ah. And if the ear, so, shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? So, we're talking about the body with many members. Eye, hand, okay. The Holy Spirit will go down to the body to manifest the function rainbows.
seven colors. You cannot say the rainbow if it's only yellow. It's not a rainbow. So it's not a body, it's all hands. Okay? Yeah. So and the I cannot say unto the head, I have no need of thee, nor again the head to the feet. I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. So ibig sabihin, hindi tayong lahat magiging pare-pareho, maging sa lakas, sa ministry. Merong ministry malaki, merong ministry maliit. But if you are faithful to what God has given you, God will bless you because you function. You do the role of your role to do so. Okay? Now, Paul said, even those that are feeble, merong bahagi sa kapangal. Kasi napahina ka, merong bahagi sa kapangal. Okay? And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to that part we love. That there should be no schism in the body. Okay, schism means division. Oh, right. So the problem goes when envy comes. Now he's doing this thing that it looks like he's taking a lot of influence. I want to be like him. So now you're intending to do something that you're not called to do so, but you feel something, you want to do something that other people are doing. Right. And they are best in doing that. Yes. But because they get some influence, you can't be like them. So God said, you cannot do that. Okay? You cannot do that. Nobody can make you. So unity comes, okay, unity comes when we recognize each other. We complement one another. We help one another. Okay? So we do have some experiences, whether we go from some other places. You know. So it's not important who is standing in front of somebody. The most important thing is to accomplish the mission. Right. Okay? So we go in the mission field, we have different gifts. So as long as we don't mean what happens, and then we hit Satan altogether, then we can pull the soul into the feet of the Lord Jesus Christ. Also, hindi yung lahat tayo magiging pare-pareho. So, God is a God of variety. Now, I'm sorry, but it's about 5 o'clock now. Ikaw makapag-share. We have been for such a long time that we together with Pastor Nono. Hey, brother Nash! I'm sorry, brother.